what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Hi guys! Welcome back to my channel. So, nakarating na kami ulit dito ni Nanab kanina pa. So, kung mapapansin ninyo, ayan. Kakatapos ko lang mag-breakfast. So, hindi ako agad nakapag-vlog kanina. So, nanood lang muna ako. And then, kumain ako ng breakfast. So, nagising lang ako kasi may delivery kanina. So, nung kumakatok si Kuya, doon ako nagising. So, pagtingin ko sa orasan, 10:40 na. Kasi aga namin umalis na kanina. Aga namin nagising kaninang umaga. Pabalik dito. So, kung makikita ninyo, medyo mga nailabas ko na to. Ito yung mga nanggaling ko sa kabila. Yung mga hinol ko nung nakaraan. Kahapon ba ito hinol? So, ito. So, nilagay ko muna sa lahat dyan dahil aayusin ko siya ngayon. So, yun. Hindi ko pa naayos nga yung higaan ko kasi hindi na ako pumunta dun sa room. Dito na ako natulog kanina sa sala. Kasi nga iniisip ko kung matutulog pa ako. Eh, nakatulog din ako. Kaya, ayun, mas okay na rin yon para makapag-ayos ako ngayon dito sa bahay. So, yan, tingnan nyo. Pansinin nyo. Ayan pa yung pinaghigaan ko. So, ayan pa. Ayun yung dinidiver kanina. Nasa pintuan pa. So, aayusin ko siya ngayon. Papalitan ko siya ng paper bag para ipapapick up namin to. So, papadala naman namin sa kabila. So, yon, ang gagawin ko ngayon is mag-aayos. Kasi nahugasan ko na rin kanina yung mga lalagyanan ng mga sauces. Kasi ililipat ko na siya ngayon kasi ngayon nga lang namin nadala yun dito sa condo. So, yun ang gagawin natin ngayon. Pero parang feeling ko naka-open kasi yung pinaka-tinakpan ni Nanab dito sa kabilang side. And parang merong akong batong nakita. Kaya tinatanong ko si Nanab kanina kung pinasakan ba niya ng parang bato. Pero kasi yung ano, basag na yung sa ding, yung sa ano, ilan yung dingding. Hindi ko rin alam, papacheck ko na lang mamaya. So itong mga to, nilipatan ko na siya ng yung mga vinegar, oil, and ano, mga soy sauce. So, kanina, nag-coffee lang ako sa ito lang nagamit ko. Dahil nag-bread lang din ako and peanut butter. So, yun. Para ano, hindi na ako nag-cereals kanina. Bago ko humiga. So, ayan. Ganito ginagawa ko everyday pagbalik dito. So, nilipatan ko na siya. Ng asan yung mga iba? Inilipat ko na dito ngayon yung mga soy sauce. Hear me out.
nilagay ulit sa dito sa nalagyanan niya. So dito sa umiikot na to. So ayan, ang ganda nila, di ba? Ang binili ko, actually, meron na bibili na ito. Ibang color ata, ibang kulay na ito. So, binili ko na lang yung silver na color. Kasi alam ko may white na ito eh. White and black ata. May black and white na ito. Na ganito ah, yun sa, hindi ko alam kung dito ata sa pinakatakip na yun. Pero ito, kitang-kita mo yung glass niya. So, yan, okay. Mas madali na siya ngayong makikita. So, ito yung vinegar. So, nilagay ko dito sa pinaka-oil. Ito yung pinaka-fish sauce na lang. Kasi wala nga nakalagay ng fish sauce eh. Then, cooking oil. So, hindi ka naman magkakamali dyan kung ano to. Na kung oil ba to o hindi. So, ito ay patis. Patis to. Kasi, hindi naman mukhang gamit na patis. Diba na oil. So, hindi naman makakamali dyan. Then, cooking oil. So, dito na natin siya ilalagay. Ayan, pakita ko sa inyo. Dito na siya nakalagay. So, ayan. Ililipat ko nga pala to doon. So, ayan mga kalakmachera. So, dito ko na siya nilagay. So, dito yung pepper. So, syempre salt. So, ayan. Ito pa rin yung lagi kong mga pinagagamit. So, para kapag umikot siya, let me, yan. Nakaharap pa rin siya. Then, ito, dapat nakaharap to dito. So, yan. So, yan. Para pag inikot siyang ganyan, makikita mo pa rin kung ano siya. So, yan. So, yan. So, ito, ilalagay ko ulit to dun sa labas ng kitchen. Siguro naman, hindi na pakikialaman yan kung babalik man si Ratatouille. So, yan. Then, next, ang iaayusin natin naman is itong mga to. So, yung magic syrup. Hindi pa kami nakakabili ng ano, nor cube ulit. So, ito muna ayusin natin. And, syempre, itong mga garlic na to. So, ayan, mga kalokacheras, okay na. So, dito ka nilagay yung mga ano, yung mga yan, garlic and yung garlic and lumpia. And then, itong mga magic syrup na to. So, yan. Andyan na siya. So, nakaseal na siyang ganyan. Then, yung mga nor cube, dito ko sila ilalagay next. So, ipagpapatong-patong ko lang silang ganyan. Dun sa labas, siguro hindi na nila mapapakialaman to. So, para mangyayari, nakaganyan siya. So, yan. Okay na sila. So, aayusin ko naman siya ngayon dun sa may labas. So, ang gagawin ko muna ngayon is mag-vacuum muna ako ng floor. Kasi, syempre, di ba, ilang days din kami nawala. So, kailangan natin mag-vacuum kasi medyo maalikabok na rin yung sahig ngayon. So, tera, ano man tayo. Maglinis naman tayo ng sahig ngayon. Grabe mga kalakcheras, ang hirap mo unang pamilya. Charis! Grabe yung pawis ko. So, eto talaga ang gagawin mo kapag nag-asawa ka na. As in, kailangan ikaw na talaga maglinis ang bahay ninyo. Wala kang aasahan kung hindi kayong dalawa. Kasi kung wala kikinis sa inyo, talagang wala. Walang maglilinis para sa inyo. So, yun mga kalakcheras, itutuloy ko na muna ulit yung pagbabakyong ko nung sahib. Pero at least, maraming salamat kay Realme! ID-sponsor to ah! So yan, kasi medyo napadali yung buhay ko. So yan, tinamo, naka-electric fan pa ako. Kasi pawis na naman pala ako. Tsaka nga pala, ito suit kong to. Kay Nanab to. Sa office nila to, na nagkaroon sila ng parang event na kailangan na isuot tong alak pa. So ito na sa akin na. Hindi na ako nagpalit kanina. Pagdating namin dito, kasi babiyahe ka lang naman, sasakay ka lang din naman. Then, bababa ka dito. No need na maano pa, di ba, magpalit pa ng damit. So, yun. Ayan. Pagpapatuloy ko muna yung nililinis ko. Then, after naman yan, magpupunas naman ako ng mga table. So, yun. Try na natin ito, mga kalakcheras.
what's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Kahit hindi ko naman siya nilagyan ng wax. At natagal-tagal ko na nilagyan ng wax yan. Kung mapapansin ninyo, talagang ano pa rin siya, makintab. Dahil dun sa vacuum. Eh, nakita niyo rin ba kanina? Pati ito, ayan o. Pati ang carpet, iba-vacuum mo na siya, di ba? So, hindi lang yung mga pang-vacuum na pwede lang sa sofa or pwede siya sa ano lang, sa sofa or sa kahit nasaan lang na pwede pa rin sa alikabok. Yun, yung vacuum na Realme, pwede rin siya pang, yung gagamitin na siya as wireless. So yun, kaya yan. And the next kong gagawin, so okay na hanggang doon. Ang galing ang napakahaba ng cord nito, netong vacuum na to, napakahaba ng cord. Dito yung umabot ako doon sa kabilang dulo na pinavacuum ko siya kanina, na dito naman siya nakaplug. So ang galing nitong vacuum na to, next na gagawin ko naman is magpupunas naman ako ngayon ng mga tables. So, yun. Saglit lang yun. Pupunasan ko na lang. Kukunin ko na lang yung pang ano ko doon, pang spray ko para maumpisahan ko naman yung pag pupunas dito. So, yun. Yun ang gagawin natin ng mga klacheras ngayon. Talagang maglilinis tayo ngayong araw na to. So, bago ko mag-lunch. Kasi ang oras na ngayon. Oh my God. Kasi late na rin kasi ako kumain kanya. Diba nagising ako ng mga 10:45 na. So, syempre, nanonood ako. Habang nanonood ka, diba? Doon ka nagbe-breakfast. So, anong oras ka pa matatas kumain? Parang tapos ako mga 11:00 na. So, syempre, busog pa ako kasi ang kinain ko bread. So, yung bread na talaga magkapatong pang ganon. And then, nag-coffee ako. So, medyo matagal-tagal pa yung aabutin. Ano yan ang oras na ngayon? Mag-quarter to na pala. So, yun, mamaya, after ko dito, magpunas-punas. Siguro magla-lunch na ako. So ngayon, magpunas naman tayo ng mga lamesa. Saglit lang yan. And pakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko na pinili ko sa Mandawi. So ayan mga kalapachera. So ito, i-share ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko naman na pang tines naman to. So yung binili namin to sa Mandawi, ito yun o, multi-surface cleaner siya. So lahat pwede siya. Makikita nyo dito, pwede siya sa mga oven, sa ref. Ayan, sa mga TV and sa mga table. So, yan, 500 ml to. So, mura lang nabili namin to sa Mandawi. Ito, hindi pa natatanggal yung pinaka-price niya. Para 110 pesos lang to. And, mabango to. So, pati itong mga ganito ko, yung mga towel na ganito na pang-linis. Sa Mandawi, lahat itong ginagamit ko. Yung parang tatlo, hindi ko alam kung magkano to. Alam ko 100 pesos. So, ang kailangan mo lang gawin, i-spray mo lang siya. So, spray lang natin siya. So, naka-off pa siya. Then, spray lang natin siya. Ang bango na ito. So, ang bango niya talaga. Ayan, ang bango. So, yan. Pang ano ko lang to, pamunas yan dito. So, dapat na. Alam niyo ba, mga kalakacheras, everyday ata ako nagpupunas ng ano, ng mga ganito, tables, and ano. Alcohol, lagi nandyan yan. So, para kapag may ano, papasok.
Madali mo siyang makita. So, yan. Hanggang likod. Bibira naman alika mo. Pero syempre, nakakakuha ka pa rin ng onti. Ito nga pala, mga kalapatsera. So, hindi ko siya mailagay dun sa kabilang side. Kasi, natanggal siya. Hindi ko alam kung natanggal siya. So, inaanapan ko siya na ano. Baka yung ano na lang, boostic nodules ang ilalagay ko dyan. Sure na sure yan. Hindi na siya matatanggal. Kailangan rin mag-inis. Hindi pa pala na siya charge ko. So, yan. Kailangan natin pinasan lahat. Kasi hindi lang puro panlabas na anyo lang. Puro hindi lang panlabas na anyo lang yung mga nalilinis natin pati yung loob. Grabe, na-excite ako din sa ano, sofa. Wala pa rin siya. Hindi pa lang may message ulit yung pinagano ko. Last, kaya pa siya minessage? Friday ata to Thursday, tinanong ko siya para makakuha ko ng gate pass para may ipasok dito. Wala pa rin siyang ano, reply. So, yun. May coins. May coins siya. Republika ng Pilipinas. 10 cents. So, yun po nasan din natin. Ang cute niya nung moon. Saka na po dito. Hindi kasi kasi yung mga picture frame dito. Kaya, ito yung nilalagay ko. Actually, itong ano, sa living room, kung papasin nyo, masyado pa siyang plain, di ba? Kasi plan namin, kapag pinabalik namin, kasi nag-paint sa amin dito dati, nandito ng wall, siya yung iniisip namin na magbubutas na rin nung sa dingding. Parang ito, ipapataas ko na onti itong mirror, ano, itong clock na to. And then dito, may ilalagay dito sa kabilang side. Parang hindi masyado namang plain yung ano, yung wall namin doon. So, yan. And ang laking tulong na ito, mga, ito yung sasabi ko sa mga kakacheras. O diba, nakaayos yung mga charger. So, last time, nagmamadali kami and yan, magcha-charge kami. So, ganyan lang siya. Lalagay mo lang dito. I-organize, organize pati yung ano, charger niyo. So, yan. Dito yung mga battery. So, yun. Kasi kailangan mo lang din siyang i-ano, iikot lang na onte. Diba ang ganda? So, dyan lang siya nakalagay. At alam mo kung saan mo siya kunin. Yan. Then, lock mo lang siya. So, may voice. May ano kasi siya, may lock. So, yan o. Try niyo ito mga kalakatsera sa ganda. Tapos, pwede niyo lang siya ilagay dito sa loob na mismong cabinet. Ito pala, ano namin to, yung sa diffuser. Tingis natin. Katawa pa nga pala ako kanina. Sabi ni Love, ang magagawin, matulog ka muna pagdating. Kasi daw, kung piskay daw niya lahat ng mga ano, hindi ko alam kung yung mga panlinis pa daw para matulog muna daw ako bago ako maglinis. Kasi kapag hindi na ako nakatulog, dire-diretso na yun hanggang sa gabi na yun. Kailangan natin kasi galing nga eh before. Ayan, share ko sa inyo. Before, syempre hindi naman halos ginagawa yan. Hindi yung araw-araw talaga. Pero kapag mag-isa ka lang pala talaga, talagang ano, kailangan mo mag-inis kasi wala namang mag-inis para sa'yo dito. Unless, meron taga-inis na kasama. So yan, pansamantala dyan muna siya kasi yung pinaka sa aircon naman at saka yung sa bladeless naming fan. Ano? So yan, hindi ba sa inyo, yung maalikabot pa rin siya. Yung sa TV namin, hindi pa nga pala namin tinatanggal yung pinaka ano, yung pinaka ano niya. Yung parang ano, mga screen protector pa yan. Parang ganun. Hindi pa namin natatanggal.
Narisilan ko na rin pala to. Ito. Ang bango niya ito. Grabe. Water lang and then yung may scent na binibili para sa diffuser. Then okay na siya. Before kasi ginagamit namin yung parang grade ba yun? Yung nilalagyan ng bala. So yun, tsaka battery. Kaya lang ang bilis na maubos. So mas okay na rin to. Kaya nga lang, kailangan mo lang siya i-plug. So, 1 hour. So, kung mo, 4 hours na dyan. Then, ayan na. Nag-iiba-iba color nito. So, yan. Grabe yan. Kapag yan, pagpasok mo pa lang yan dun sa front door, grabe yung amoy niyan. Sobra-sobra yung bango niya. So, yun mga kalokacheras, tapos na ako dito. Tapos na lahat sa, ano naman kasi sa room. Na-vacuum ko na rin yun kanina. Naayos ko na lahat. Eh, since hindi naman kami natulog dun nung last, di ba? Hindi naman kami natulog dun. So, kaya, walang dapat ayusin. Okay yung bed, okay lahat. Binacuum ko lang siya lahat. So, yun, okay na. And then, lahat to, okay na. So, yun mga kalokacheras, as in, ang linis na talaga. So, yun, mag-lunch na ako. Mag-prepare muna ako ng lunch. So, iniisip ko pa ako ano yung food na kakainin ko. Siyempre, magluluto ako. So, grabe yun. And nga pala mga kalokacheras, ayun, magpapagupit na ako. Nagpa-appointment na ako para sa Thursday. So, yun, sa Thursday, pupunta ako ng ano, ng Fit and Form para magpaayos na ng buhok. Siguro, ang plan ko is yung magpaikli na ng buhok. So, mga siguro papahaircut ako ulit ng mas maikli na onte. Balik ko yung dating mga hanggang dito lang. So, para medyo presko. Hindi ko rin kasi alam, kahit na medyo umuulan-ulan na medyo mainit pa rin. So, matagal ko ng plan. Kaya lang, nagpa-appointment ako dapat today yon, Tuesday. Kaya lang, ang nangyari is yung mismong nag-aayos sa akin is naka-rest day daw. Nag-message sila sa akin. So, kung okay lang ba daw, kahit iba sabi ko, mag-iiba na lang ako ng ano, ng schedule. So, nagpa-appointment ako ng Thursday. So, kailangan puntahan yan kasi nagda-down payment pala doon before ka makapagpa-appointment or makonfirm yung ano mo, o maibigay sa yung schedule slot na gusto mo. So, yan, baka kasabay ko yung cousin ko kasi tama lang nung kinaon ko, 3 months kailangan bumalita. Ika 3 months ko na rin dapat nung first week or katapusan ng mga June na, ng May, ika 3 months ko yon, 20, basta mga katapusan, so yun, ika 3 months ko dapat, so hindi ako nakabalik agad kasi medyo maraming ginagawa. And maulan na nakaraan, so yun, nagpa-book ako, nagpa-appointment ako ng Tuesday, kaya lang hindi pwede, that ngayon yun, ng morning, so pina-adjust ko na lang or pina-reschedule ko ng Thursday. So kailangan ko siya talagang puntahan ng Thursday morning. So yan, kailangan na, syempre, kailangan natin kasi talaga every 3 months, kailangan nagpapa-ano ka rin, treatment ka ng buhok para hindi siya mag-dry. Lalo na ito, yung sa buhok ko ngayon, na naka, lalo pa ngayon, naka-ano siya, naka-highlights. Kasi ang ginagawa ko kasi pala sa buhok ko, highlights ako, then papa-tone down ko na siguro muna ulit, then after lang, tsaka highlights ulit. Ganun ay palitan ang ginagawa ko kasi kahit nagpa-tone down ka pala mga kalokacheras sa buhok mo, lumalabas at lumalabas pa rin ang highlights mo hanggat hindi siya humahaba. So yun, ganun din yung ano ng bleach ng buhok. So yung mga kalokacheras, tumipot na ako from doon to dito. So syempre, papagod ako. So yun ang ginawa ko, nakapag-inis na ako. Next na gagawin ko is mag-prepare naman ako ng lunch ko. Kasi ang time na ngayon is past 2 PM na mga kalokacheras. Pero yun nga lang, hindi pa naman ako nagugutom. So, pero kailangan ko na rin kumain kasi maghahapon na siya. So, yun mga kalokacheras. Yung mga hindi pa po pala nagsasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe na po. And paki-like and share na rin po itong video ko. And yun, thank you sa mga nagsasubscribe po dito sa YouTube channel ko. Thank you so much po. So, yun nga, sabi ko nga, sana maka 1K na po ako talaga. Pero, ayun, thanks God. Hindi ko man din kasi iniisip na dadami at dadami rin yung mga subscriber ko. So, yun. Thank you. And, yun nga pala mga kalokacheras. Please like, share, subscribe po dito sa YouTube channel ko. And, thank you for watching po. So, hanggang dito na lang muna po ulit yung vlog ko. So, tomorrow ulit po. Bye-bye!
Thank you.